So ayan, magandang umaga guys. Ito po yung ginawa natin for this week. Ang improve po natin at i-make na operational ang modified intensive tilapia hatchery natin dito sa La Trinidad Regional Fish Farm. So ang isa sa challenges po kasi natin dito sa Cordillera, lalo na dito sa Trinidad and Baguio area, ay yung unstable na klima or yung temperature natin ay masyadong malamig. So with that, kinargahan na po natin siya ng Arduino. Ito po yung ko-control po ng temperature natin for the whole day. So ang ranges lang po nitong Arduino natin ay magre-range lang po siya from 26 to 27.5 degrees Celsius. So naglalaro lang po siya dyan. Pero kapag bumaba ng 27, automatically i-maintain niya na yan. So 27.5 to 27 degrees lang actually yung nagiging range siya. So may heater 1 tayo and heater 2, at ito yung tutulong po sa kwan sa pagpapainit ng tubig natin. And makakatipid po tayo dyan dahil ang heater lang natin ay mga dalawang 500 watts. And it's not 24/7 na umaandar po yan. So as of now, meron po tayong dalawang AR jars dito na pansamantala, at hindi pa po kami nakabili ng McDonald's jars. And ito po yung collection natin for the last few days. Yun nga, problema po namin yung pagkolekta ng itlog at medyo matagal po ang pag-produce ng itlog ng mga breeders natin dito sa malamig na area. So ayan, may mga nag-hatch naman na, and hopefully by next week ay mag-hatch na po lahat yan. So ito naman yung isa. And ito po yung overhead tank natin, kung saan nandito po yung nakatimbla na tubig. And ayan, kit lang po ako para makita natin. So, ito po yung heaters na sinasabi ko na karga po sa dalawang buckets. Last time yung trial namin ay nakidirect po dito sa overhead tank na to, ay nakakakuryente po sa tao at saka sa itlog natin in sa fry. So ganyan na lang ginawa po namin, at hindi po kami nakakuryente kahit hawakan na natin yung tubig directly. So yung temperature gauge natin, ito po. Yan. So nandun po siya sa tubig sa pipe na yun, para yung lumalabas na tubig dito sa AI jars natin ay yun po yung magre-reflect dun sa Arduino po natin. So ayan. So labas lang po tayo at ipakita natin yung setup sa labas. So itong system na ito ay gumagamit na po tayo ng recirculating aquaculture system, in which yung tubig po natin ay umiikot lang po. Yeah. Para yung kuryente na lang ang isipin natin. Pero in the near future siguro baka makapag-procure na po tayo ng kwan, solar power system dito sa kwan, sa area na ito. Kahit dito lang. So ayan. So may mga filters naman po tayo, yung crushed stones, then may sand po tayo doon. And dadaan po ulit siya rito sa charcoal natin. And later lalagyan po natin yung old nets natin dito. Then dito naman po kakargahan po natin ng kwan shells, para sila po yung tutulong sa pagfilter po doon sa ibang organic materials na hindi kayang na-filter dito sa filtration system natin. So sinabi natin na recirculating siya kasi lahat ng nasa kwan na lumalabas dito sa loob ng intensive hatchery ay ito, dadaan po rito. So ito yung overhead na kwan na tubo, na kung saan kapag sumobra na yung tubig dun sa loob ay dito lumalabas, para hindi magtubig dun sa loob ng hatchery natin. So siguro within this day ay kakargahan na po natin ng greenhouse itong area na ito, para kahit sa gabi ay hindi madaling lumamig yung tubig. So with that, hindi po tayo masyadong gumagamit ng heater kapag na-maintain natin yung temperature natin. And ang idadagdag po natin dito sa setup natin ay yung ang urban aquaculture na sinasabi nila. So medyo mataas naman yung pinanggagalingan ng tubo na ito, ay pwede nating ipatong or maglagay po tayo dito sa level na ito ng pipes para dun sa grow beds po ng mga halaman natin.
So integrate na rin po natin yung aquaponics dito. And at the same time yung pinupush ko po na intaponics. So dahil may shells po na ron, kakargahan na lang po namin ng crops. Then may konting fish naman po tayo dito, or pwede nating ihaluan ng fish dito sa tangke na ito. So pwede nang maging intensive hatchery or intensive modified tilapia hatchery with intaponics system. So yan po yung pwede nating gawin dito. So hopefully marami po tayong eggs na mahuli today para makargahan na, or makolect today para makargahan na rin po natin itong dalawang stainless fry tray na ito. And maging fully operational po yung project po natin. So ayan. So for my classmates dun sa US, maraming salamat po. Marami pong natutunan sa inyo kina Sir Rocky French. And of course, dun sa mga taga Bifar Central na tumulong sa atin. So, pasensya na. Medyo nahuli na po yung implementation. Pero at least, naging operational saka working naman po. Salamat. Adios. Bye-bye.